Nasaksihan nga natin ang matinding pagtutuos ni na Flash and Flash laban kina Hellfire and Gale Wind. At tinapos nga ni Flash ang laban gamit ang kanyang ultimate technique na Flashy Slash. At ngayong chapter nga ay masasaksihan naman natin ang pagpasok ni Child Emperor sa loob ng Monster Association. Hi guys, this is Dr. Taijo again para sa usapang anime. Nagsimula nga chapter na ito sa pagtingin ni Child Emperor sa kanyang monitoring watch, kung saan nga nakikita nga nito ang lokasyon ng lahat ng S-Class Zero sa loob ng Monster Association. At habang naglalakad nga ito ay may isang halimaw na balak siyang atakin sa kanyang likuran. Pero bago pa man nga makaatake ang kalaban ay pinagbabaril nga ito na itong si Octotank, isang nga to sa mga robot ni Child Emperor. After nga nito ay nagpatuloy nga si Child Emperor sa kanyang paglalakad sa loob ng Monster Association, hanggang sa papunta nga siya sa isang kwarto kung saan nakita nga niya ang pirapirasong robot na itong si Metal Knight. Ay na-extract nga ni Child Emperor ang mga data mula sa robot para malaman nga niya kung saan nilagay ang batang hostage. And then sa next panel nga ay nakasalubong nga ni Child Emperor etong si Phoenix Man. At makikita nga natin dinurog nga netong si Phoenix Man etong si Octotank. Wika pa nga ni Phoenix Man na si Child Emperor daw ba ang gumawa dito kay Octotank dahil ang design daw nito ay parang pambata. Ang iniisip nga daw ba ni Child Emperor na pumunta siya dito para makipaglaro? Anyways, tinanong nga ni Child Emperor si Phoenix Man kung isa nga daw ba siyang cadre or dragon level. Sagot naman ni Phoenix Man na hindi raw siya isang cadre pero mataas daw ang kanyang posisyon. Inasar pa nga ni Phoenix Man si Child Emperor na porket matalino daw ito ay ginawa na siyang S-Class Hero ng Hero Association. Kaya naman magiging malungkot daw ang buhay ni Child Emperor dahil dito na nga daw siya mamamatay. At medyo na bad trip nga si Child Emperor dito at dinurog na lang ang candy na kanyang kinakain dahil ayaw na ayaw nga ni Child Emperor na minamaliit siya dahil isa siyang bata. At sinabi nga dito ni Phoenix Man na stepping stone lang daw niya ang Monster Association dahil siya nga daw ang papalit kay Orochi bilang hari ng mga halimaw. After nga nito ay sumugod nga itong si Phoenix Man at ginamit ang kanyang nguso at tinawag niyang Big Attack. At may inilabas nga dito si Child Emperor na isang malaking barrier at di nga ito nabasag na ito si Phoenix Man. And after nga nito ay inilabas na nga ni Child Emperor ang kanyang napakaraming sandata at sunod-sunod nga na inatake ito si Phoenix Man. At nawalan nga ng malay si Phoenix Man sa ginawang atake ni Child Emperor at tumumba lang ito sa kanyang harapan. Pinalikuran nga siya ng ating bida at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Anyways, nag-shift na ang panel dito sa kulungan na itong si Waganma. Apat na halimaw nga ang nagbabantay dito at napansin nga ni Waganma na tila may pumasok na isang palaka sa kanyang kulungan hanggang sa tumulong nga ito sa kanyang muka at tumabon sa kanyang bibig. And then nagtataka nga itong mga halimaw kung bakit nga napakaraming usok ang pumapalibot sa kanila hanggang sa mawalan nga silang lahat ng malay sa ginawang atake ni Child Emperor. Winasak na rin ito ang kulungan upang iligtas nga itong si Waganma. Subalit sa di nga inaasang pagkakataon ay nasa itaas na pala ang isang halimaw at sinubukan nga atakehin itong si Child Emperor. And it turns out nga na ang umatake sa ating bida ay si Sludge Jellyfish na may Disaster 11 Tiger. Anyways, ginamit nga ni Child Emperor ang kanyang payong upang gumawa ng isang barrier hanggang sa inilabas nga nito ang isang baton at naging isang lightsaber at hiniwa-hiwa nga itong si Sludge Jellyfish. Ngunit wala nga itong naging epekto sa kalaban kaya naman ginamit ni Child Emperor ang iba pang mga sandata nito at nilabas nga niya ang ginamit niyang sandata sa pagpatay kay Phoenix Man. At pinagtatawanan lang siya dito ni Sludge Jellyfish dahil nga lahat ng kanyang atake ay wala nga epekto hanggang siya inilabas na nga neto ang isang hose na may lamang gasolina at tinagisan ng lighter ang kanyang kalaban. At dito na nga sumapog at namatay si Sludge Jellyfish. Habang naglalakad nga silang dalawa ay tila nagalit nga si Waganma. Bakit ang tagal nga daw iligtas ng mga S-Class Hero
itong batang makulit na to. Kaya naman tinitigan siya ng masama itong si Child Emperor. At natakot nga si Wagalma at humihingi na lang ng tawad. Anyways, inilabas nga ni Child Emperor ang isang maliit na tangke upang mag-scout nga muna sa kanilang dadaanan. Tuwang-tuwa nga si Wagalma dahil parang masaya nga doon paglaruan ang mga gamit na itong si Child Emperor. Hanggang sa umatake nga ng malakas ang tangke na itong ating bida. Ngunit may isang liwanag nga ang dumurog dito. And it turns out nga na isang machine type ang dumurog sa tangke ni Child Emperor. Agad naman umatake ito sa ating bida. At pinalibutan nga niya ang kanyang kalaban. At tinawag niya nga itong Enemy Machine Disabling Device, Bug Basket. Inexplain nga ni Child Emperor na pinalibutan nga daw niya ng napakalaking boltahe ang kanyang kalaban upang masira at i-block nga daw nito ang mga signals na dumadaloy sa loob ng katawan ng kalaban. At sagot naman ni Wagalma, napaka-cool nga daw ng robot na to at gusto niya nga daw itong iuwi. Pero madali nga lang winasak ito ng kalaban gamit ang kanyang napakahabang espada. At dahil nga dito ay nangambanga si Child Emperor dahil di nga daw basta-basta ang kanyang makakaharap. Pinaatras lang nga niya si Wagalma at mukhang matindi nga ang magiging bakbakan sa pagitan ng robot na samurai laban kay Child Emperor. At dito na nga nagtatapos ang chapter natin for today. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam, peace.